Ito na mga madam at mga sir. Umpisahan na natin. Pinamagatan ko pala itong Old Japanese Generator, pound 22 feet under, lecture and guide number 95. At base ito sa totoong pangyayari ng isang kasamahan nating treasure hunter na natamaan nila ang lumang generator sa lalim ng 22 feet under. Pero ang kwentong ito mga katiits, nangyari ito noong year 1989. Medyo matagal-tagal na. Pasok yun sa mga sinaunang treasure hunter at ang lugar kung saan nila natagpuan ang lumang generator, Bukidnon area. Dahil ang taong yun mismo, iuhin ko siya mga katits, kapatid ng mama ko, kaya ibahagi ko sa inyo ang totoong pangyayari noong sila ay nagti-treasure pa. Dahil ang iuhin ko na yun mahilig magdayo sa isang lugar, kaya napunta siya sa Bukidnon dahil may kagrupo siyang mga treasure hunter doon. Niyaya ang tiyuhin ko dahil pinanser din siya sa grupo nila. Pero ang area na ipipinans niya, napakagandang site mga katiits, dahil meron pang live pointer or live witness na kasama sa mga hapon noon sa pagbaon ng mga kayamanan sa isang lugar, at yun na yung area na pinuntahan nila. At dito nag-umpisa ang lahat. Kaya ang ginawa ng tiyuhin ko, nag-meeting muna sila ng mga kasamahan niya para i-sit up kung kailan nila puntahan ang mismong live witness or live pointer sa isang lugar kung saan kasama daw sa pagbaon ng mga kayamanan noong World War II. At ito na nga mga katits, nangyari na nga. Tinanong ng tiyuhin ko ang mismong live witness or live pointer na pwede ba siyang sasama sa mismong lugar niyang tinutukoy kung saan kasama siya noon ng mga hapon. At pumayag naman ang live witness na yon. Pero ang pagkasabi ng tiyuhin ko, medyo matanda na ang live witness na yon. At yun na nga, pinuntahan na nila ang isang lugar at sinorbi. Pero ang pagsorbi nila mga katiits, panakaw yun, dahil dayo lang sila sa isang lugar na yon. Pero nung nandoon na sila sa mismong site, tinuro agad ng live witness, live pointer, ang area na kung saan sila naghukay kasama ang mga hapon noong World War II. Sinabi agad sa tiyuhin ko at saka sa kagrupo niya ang tanging paraan lang para ma-operate ng mga tiyuhin ko. Pinuntahan nila ang may-ari ng lupa at kinausap na kung pwede i-operate ang lupa niya sa pag-treasure, at pumayag naman ang may-ari ng lupa. Pero hindi alam ng tiyuhin ko na ang lupang iyon ay common pa. Ibig sabihin, sa salitang common, hindi pa nahati ng maayos ng magkakapatid. Pero ganun pa man, pumayag ang isang nakakatandang kapatid kabilang sa may-ari ng lupa. Nagkasundo na sila. Inumpisahan agad ng grupo ng tiyuhin ko na i-explore ang mismong lugar na yon kung saan tinuro ng live witness or live pointer saan ang entrada. Ang ginawa nila mga katiits, papasok sa mismong bundok. Isang bundok yan, nandito ang paanan or pinakapatag. Ang ginawa nila, nag-drip sila papasok sa loob ng bundok ng 4 meters. Bali yun ang pinakaunang birada nila. Hindi magkalayo dito sa ginawa kong illustration. Ituloy natin. Nung nakapasok na sila sa mismong loob ng bundok, 4 meters, saka sila nag-down mga katiits. Ibig sabihin, sa parting ito, saka sila nag-down pa ilalim. Tuloy-tuloy ang trabaho nila mga katiits.
ang pagkasabi ng tiyuhin ko, rain or shine. Halos umabot sila ng isang buwan at kalahati. Pero bago pa man, umabot ng 22 feet under. Ipalagay natin, 21 feet under. Biglang lumalagabog na ang ilalim at parang mabutas. Pero sa panahon na yon, wala silang ginagamit na mga kodigo, walang scanner, detector, kung saan ang mismong live pointer lang ang sinusundan nila. Ang sinasabi ng live pointer, at yun na nga mga katits, pagsapit ng 1 feet, tulad ng sinabi ko kanina, 21 feet, pagdating ng 22 feet under, biglang nabutas mga katits, may butas na nakaabang, pero hindi masyado malalim. Ang pagkasabi ng tiyuhin ko, simula sa nabutas, bandang taas, hanggang sa pinakasahig sa ilalim, nasa lalim lang ito ng 3 feet or halos mag 4 feet under. Palagay natin 4 feet lang, hindi makatayo ang tao. Pero nagtataka sila, bakit sa mismong sahig, sa mismong butas na hindi naman masyado gaano kalakihan ang butas na yon, halos makapasok lang ang 4 na katao. Palagay natin, nasa 4 feet by 4 feet lang ang luwag ng butas na yon. Iguhit natin para maintindihan talaga ninyo. Pakwadrado, 4 feet ang luwag at may taas din siyang, palagay natin, 4 feet din. May nag-iisang bagay silang nadiskubrihan kung saan yun na ang sinasabi kong generator mga katiits. Dahil wala pa silang masyadong alam ang pagkasabi ng tiyuhin ko, parang malaking dynamo na may lagayan ng gasolina. Ayun ang nadiskubrihan nila mga katiits. At sa panahon na yun, tuwang-tuwa ang grupo ng tiyuhin ko habang nagki-clearing sila. Buong araw nila kini-clearing mga katiits ang mismong paligid para lilitaw lang ang mismong genset na yon or generator kung saan iniwan ng mga Japanese Imperial Army. Ang pagkasabi ng live pointer, ituloy lang ang pag-down kung saan natagpuan ang generator dahil nakikita daw niya ang mismong generator na yon sa panahon noong kasama pa niya ang mga Japanese Imperial Army. Pero noong sila ay nagki-clearing ilalim, may napansin na silang kakaibang bagay sa mismong ilalim ng generator dahil hinawi nila ang generator mga katits sa Bisaya pa. Gibutang sa gilid or gipadaplin sa Tagalog, pinatabi muna nila ang mismong generator habang nagki-clearing sila sa paligid at may napansin na silang kakaiba sa mismong ilalim ng generator. Kaya yun, napag-desisyonan ng grupo nila. Naiangat na ang mismong generator sa taas para makapag-abante na sila pailalim. At pinagtulungan nila mga katiits, buhatin palabas ang mismong generator na yun. At nag-usap-usap silang lahat kasama ang may-ari ng lupa, yung pinakapanganay na doon sila nagpaalam na doon muna iiwan sa bahay niya ang mismong generator na yan. Kaya ayun na nga, dinala ng mga kasamahan ng tiyuhin ko ang mismong generator sa mismong bahay ng may-ari ng lupa. At hapon na sa panahon na yon, ang ginawa ng tiyuhin ko, nag-uwian muna sila. Pero kinabukasan ng umaga, maaga silang nag-umpisa dahil gusto nilang malaman ang nadiskubrihan nilang kakaiba sa ilalim. At yun na nga mga katiits, nag-down lang sila ng wala pang 1 feet under. Natamaan na nila ang tubong bronze. Pero ang pagkasabi ng tiyuhin ko, ang tubong bronze na yun, may sukat lang na 1 or 1.5
Ibig sabihin, parang tubo lang ng gripo. Tubo siya mga katiits na bronze na nakatayo. Parang tubo ng gripo na 1 or 1.5 ang laki. Padritso sa ilalim. Dahil ang nahukay nila, wala pang 1 feet or 1 feet. Yun pa ang lumitaw. Pilit nilang hinihila papunta sa taas. Sobrang tigas mga katiits at hindi nila basta-basta ang nahihila kahit maliit. Kaya tuwang-tuwa sila ni tiyuhin ko. Dahil mayroon na silang susundan at tama yung sinabi ng live pointer na mag-down lang kayo sa mismong ilalim. Habang naghukay sila mga katiits, sa araw na yon, bigla silang nakarinig ng gulo kung saan doon sa bahay ng may-ari ng lupa kung saan nakalagay ang mismong generator, hindi magkalayo sa mismong hukay nila. Mga 50 meters lang layo sa mismong area kung saan sila naghukay, rinig na rinig ng mga kasamahan ng tiyuhin ko at tiyuhin ko ang away or gulo. Yun pala mga katiits. Pumunta ang isang kapatid ng may-ari din ng lupa. Inaway niya ang mismong kuya niya dahil hindi daw nagpaalam sa kanya na may maghuhukay sa mismong lupa nila. Ang pagkakasabi sa tiyuhin ko sa akin, halos mag-itakan na daw yung mga kamag-anak nila dahil yung grupo ng isang kapatid ng may-ari ng lupa, bali kasama rin siya dahil hindi pa nga nahati ang lupa, kasama rin siya sa may-ari ng lupa na yun, kumun pa mga katits. Mayroon siyang kasamang ibang pamangkin, anak niya, sinugod niya ang mismong kapatid niya at halos mag-itaka na sila mga katits. Kaya ang ginawa ng grupo ng tiyuhin ko, doon sa mismong site nila, nagpahinga muna sila pero hindi sila lumayo. Nakikiramdam muna sila habang nag-uusap-usap. Lumipas ang mga 1 oras kalahati. Pumunta ang mismong may-ari ng lupa kung saan yun ang or doon sila nagpaalam yung pinakapanganay at nakiusap sa kanila. Kung pwede, i-stop muna ang operation nila dahil sinugod siya ng mga kapatid niya, pamangkin niya. Halos mag-itaka na daw sila. Kaya walang nagawa ang tiyuhin ko. Nakiusap na lang kung pwede bang balikan. Ang pagkasabi ng panganay na may-ari ng lupa, balik na lang kay dito pag lumipas na ang 1 taon. Papalamigin muna natin. Kaya yun na nga. At pagkatapos nilang magligpit ng mga kagamitan nila, pinabuksan ng mismong may-ari ng lupa ang generator para masuri kung may laman ba o wala. Nung nabuksan ng mga katiits, ang pagkasabi ng tiyuhin ko, tanso lang ang laman at solid bakal na may lamang tangki sa gilid at wala namang ginto. Kaya napagdesisyonan na ng grupo niya na iwanan na lang sa mismong may-ari para hindi na magkagulo ang magkakapatid o magkamag-anak. At yun, bago pa lisanin ang tiyuhin ko at ang mga kagrupo niya ang lugar na yun, kinausap pa ng tiyuhin ko ang may-ari ng lupa na babalik na lang sila sunod na taon. Pumayag naman ang may-ari ng lupa. Tuluyan na silang umalis. Lumipas ang 1 taon. Napag-isipan ng grupo niya na bisitahin ang lugar na yon, kukumustahin. Kaya binalikan nila mga katiits at pinuntahan. Laking gulat nila mga katiits pagdating sa lugar. Iba na ang may-ari ng lupa dahil bininta na ng magkakapatid na yon. Ayun lang ang malaking problema kung saan nandoon na sila sa mismong tubo na kailangan nilang sundan papunta sa ilalim. Yun pa ang panahon na na-stop sila dahil sa away ng magkapatid
parang nagsisilos. Noong una, wala pa silang nadiskubrihan. Walang pakialam ang mga ibang kaanak. Subalit, noong may nadiskubrihan na sila, isang araw lang ang lumipas, ang bilis ng balita mga katiits, nag-akyata na agad at nagagalit bakit hindi daw nagpaalam sa kanila. Kaya, charge to experience ng tiyuhin ko bilang isang pinanser. Kailangan talaga, bago kayo mag-explore sa isang lugar, dapat may magandang kasulatan talaga mga katiits. Yan ang pagkasabi ng yumaong kong tiyuhin. Maganda talaga, mayroong kasulatan. Kung maaari, ituloy ang trabaho. Pag mayroong mga kakaibang bagay na madiskubrihan sa ilalim, kasi kawawa ang pinanser mga katiits. Okay, sa pagtatapos dito sa simple guide natin, lecture and guide, sana may nakunan kayong mga simpleng idea para ma-apply ninyo sa mga area ninyo, lalo na doon sa mga kasamahan natin na pinanser. Huwag kayo magbara-bara, lalo na hindi sa inyo ang lupa. Kahit kakilala pa ninyo yan, kailangan may kasulatan talaga mga katiits. Mga simpleng kasulatan lang. Uulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katiits.